magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Off na mga kasambahay ni Asti, kaya mag-isa lang siya sa malaking bahay. Ayaw pa sana niyang iwan si Manang Noemi. Pero pinilit niya itong sumama sa ibang kawaksi para makapag-relax naman. Hindi niya ine-expect na pupuntahan siya ngayon ng kanyang Kuya Rico. Dahil sigurado siya na mas gusto nitong makapiling ang kasintahan. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas mula nang maganap ang makaagaw eksena ng mga ito sa bahay kubo. Tila bumabawi ang mga ito sa mga panahong hindi nagkasama ang mga ito. Kauuwi lang ng mga magulang nila sa Pilipinas bago nagpunta ang mga ito sa Palawan para sa 2 linggong bakasyon. Nagkaroon ng salo-salo sa pagitan ng pamilya ni Lilea at doon ay ipinahayag na formal na magkasintahan ang tungkol sa relasyon ng mga ito. Natuwa naman ang matatanda at panay ang panunudyo na pamamanhika na raw ang salu-salong iyon at kasala na ang susunod. Bukod sa aspetong iyon, labis nang abala ang kanyang Kuya Rico niya sa dami ng inaasikaso nito, lalo na at nasa finishing stage na ang kondotel. Ilang buwan na lang ay sasalain na nila ang mga aplikante para sa operasyon ng kondotel. Ang ibang mga tauhan nila sa mga aparter ay lilipat na sa Asley's Place. Nahasa na kasi ang mga iyon sa pagpapalakad ng apartels at ititrain na lang din ang pag-handle ng kondotel. Marami na rin silang nabenta sa pre-sealing na mga unit sa Asley Place. It was a good side for the kondotel. Iyong iba ay talagang titirhan ha ng mga unit, habang iba naman ay gagawing investment. Ino-offer kasi nila na kapag ka nabili na at hindi naman tinitirhan ng may-ari ang unit, pwede yung parentahan o kaya ay i-offer bilang hotel room na kapresyo ng published rate nila. May percentage lang na mapupunta sa kumpanya para sa maintenance at iba pang mga serbisyo. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng Kuya Rico niya ang mga idea nito. But she thought everything he planned was brilliant. Hindi niya pinakikialaman ang accounting nito. Pero ayon dito, halos covered na ang naibentang mga unit ang pagpapagawa ng Asley's Place. How lucky was that? At higit sa lahat, nagpapasalamat sila sa kanilang mga magulang na sa kasagsagan ng kalakasan ng kita ng mga ito. Nakabili ang mga ito ng ganong kalawak na lupain kung saan ngayon nakatirik ang Asley's Place. Humigop ng kapi si Asley sa kanyang mug. Nakaupo siya sa breakfast nook habang nakatingin sa pancake na nakahain doon. Ang kulit talaga ng yaya. Off nito pero ipinagluto pa rin siya ng almusal. Panay pa ang bilin sa kanya na mayroong mga ulam sa refrigerator na pwedeng initin para hindi na siya magluto. Napabuntong hininga siya bago napangiti. Mas makulit pa sa kuya niya ang kanyang yaya. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang may mag-doorbell. Napakunot noo siya. Wala naman siyang inaasahang bisita sa araw na yun. Hindi na lang sana niya yon papansinin. Subalit patuloy pa rin ang pagpindot ng doorbell ang kung sino ang nasa labas. Itinali niya ang kanyang robe kahit may suot siyang sando at short sa loob. Sumilip siya sa bintana ng sala, subalit mataas ang gate nila
kaya hindi niya makita ang tao sa labas. Lumabas siya ng bahay at dinampot ang kalaykay sa garahe bago lumapit sa gate. Just in case lang, Asli ako! Tugo ng malumanay na boses. Nakilala agad niya ang boses ni Peter kaya mabilis niyang ibinaba ang kalaykay sa gilid at binuksan ang gate. Nagulat siya sa itsura nito. Bukod sa may alak, magulo ang buhok at lukot ang damit nito. Napansin niyang wala itong dalang sasakyan. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya rito habang iginigiya ito papasok sa bahay. Galing ako sa stage party ni Brent. Malapit lang yun dito. Iniwan ko muna ang kotse ko sa kondo niya. Dahil baka mabangga pa ako. Grabe ang hangover ko. Ang sakit ng ulo ko. Hinawakan niya ito sa bewang nang muntik na itong mabuwal. Oops! Mabigat ka. Baka madaganan mo ko. Reklamo niya rito. Umakbay ito sa kanya at hinayaan siyang alalayan ito hanggang sa makarating sila sa sala. Iniupo niya ito sa reclining chair. Gusto mo ba ng kape? Breakfast. Tumingin muna ito sa kanya bago pumikit at hinilot ang sentido. Copy na lang please. Okay. Saglit lang ha. Aniya at nagtungo sa kusina. May kape pa sa coffee maker kaya nagsalin siya niyon sa isang tasa at tinimplahan ng asukal at creamer. Nag-init din siya ng tubig at isinalin sa palangganita. Pagkatapos kumuha ng bimpo, gamit ang isang tray ay dinala niya ang mga yon sa kinauupuan ni Peter. Nagpasalamat ito pagkatapos ay dinampian muna ang mukha. Maligamgam na bimpo bago uminom ng kape. Umupo siya sa sopa na katabi ng recliner. Naka-isang case ka ba ng beer at ganyan katindi ang hangover mo? Sana man lang nag-text ka man lang bago nagpunta rito. Natakot pa ako kanina, kala ko kung sinong makulit ang nagdo-doorbell. Hindi naman talaga siya naiinis dito. Medyo lang. Baka wild party at kung sinong babae ang nakatabi nitong matulog kagabi. Dahil sa naisip, parang gusto tuloy niyang ibuhos dito ang laman ng palangganita. I'm sorry at naistorbo pa kita. Naiwan ko sa sasakyan ang cellphone ko bago ako nag-taxi papunta rito. Nakasakay na ako bago ko naalala. Gusto ko sanang magpahinga bago balikan ang sasakyan ko at nang makauwi na rin, anito. Nang mapangalahati nito ang kape ay muli itong pumikit. Kumuha siya ng mepinamic acid sa medicine cabinet na malapit sa kusina. Pagbalik niya ay nakatakip na sa mukha ni Peter ang bimpo. Uminom ka muna ng gamot para mabawasan ang sakit ng ulo mo, aniya rito. Sa halip na sumagot ito, ay isang mabining hilik ang narinig niya. Napangiti siya. Nilapitan niya ito at inilapag ang gamot sa tabi ng mug ng kape nito. Maingat niyang ibinaba ang lever ng recliner para maging komportable ito sa posisyon nito. Tinanggal niya ang sapatos nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang belt nito para luwagan. Ngunit muntik na siyang mapasigaw nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay. Don't do that, babe. Magsisimula ka ng gera, natatawang sabi nito. Bastos, sigaw niya, sabay tampal sa tiyan nito. Aray! Napatuwid ito ng upo, kaya nalaglag ang bimpo na nakatakip sa mukha nito. Bakit mo ko sinikmuraan? Nakakunot noong tanong nito. Ang bastos ng bibig mo. Ikaw na nga tong inaasikaso. Nakakungusong sabi niya na ikinatawa lang nito. What's so funny? Akala ko nananaginip ako na may nagtatanggal ng belt ko. Totoo pala, sabi nito, na may nakakalokong ngiti.
Dinampot niya ang bimpo at ibinato sa mukha nito. Che, diyan ka na nga. Salamat sa istorbo ha. Babalikan ko na ang manimig kong pancake. Sarkastikong sabi niya at nagtungo na sa kusina. Isang malutong na tawa ang narinig niya mula sa sala. Ang magandang mukha ni Ashley ang huling natatandaan ni Peter sa kanyang panaginip bago siya nagmulat ng mga mata. Agad siyang nakaamoy ng mabangong niluluto mula sa kusina. Napangiti siya nang makita ang gamot sa tabi ng mag ng kape. Iniinom niya ang gamot at inubos ang kape. Masarap ang kaping itinimpla ni Ashley kahit malamig na. O kahit yata ano ang ihain nito sa kanya ay magiging masarap para sa kanya. Sa center table ay mayroong shirt, short at towel na nakatiklop ng maayos sa tabi ng tray. Nakapatong sa ibabaw ng mga yon ang isang disposable toothbrush. Lumuwang ang pagkakangiti niya. Mukhang magiging maasikasong asawa si Ashley balang araw. Pero kaninong asawa? Naikuyom niya ang kamay nang biglang pumasok sa isip niya si Piolo. Baka mapulbos niya ang mukha ng lalaking iyon kapag ka nagkataon. Tumayo siya at binitbit ang tray. He felt better. Nakatulong ang 3 oras na pagkakatulog niya. Wala pa siyang tulog pagkagaling niya kina Brent. Ang akala ni Brent ay gagawin nilang dirty ang stag party na inihanda nilang magkaibigan para dito nang magpasok sila sa condo unit nito sa isang malaking kahon na nababalutan ng gift wrapper na may malaking ribbon. Nagiyawan sila at nagpaputok ng party popper ng patugtugin ni Gary ang isang sexy music bago pinabuksan kay Brent ang malaking kahon. Nagtawa ng silang lahat. Naampiyansin nito ang lumabas ng box. They wanted a clean fun for a stag party. Mga kaklase niya ang mga ito noong college na hindi kilala ni Rico. Pagkain, movie marathon at alak ang inatupag nila buong gabi. Nahiya siyang makitulog pa kina Brent dahil maraming nakitulog doon. Naisip niyang si Asil na lang ang iistorbohin niya. At saka, gusto rin niya itong makasama. We, naghahanap ka lang lagi ng dahilan para makasama mo siya. Nadat na niya sa kusina si Ashley na nag-aayos ng mesa. Nahigit niya ang hininga nang umiti ito sa kanya. Mabuti at gising ka na. Katatapos ko lang magluto. Tatapusin ko lang sanang maghain bago kita gisingin. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang tray na hawak niya. Nasa myo niya ang presko at mahalimuyak na amoy nito. Mamasa-masa pa ang buhok nito. Naka-shirt at jeans na ito. Naalala niya ang suot nito kanina na sando at short na pinatungan lang ng roba. Hindi niya nagustuhan nang magising ang kanyang pagkalalaki. Reaction elicited by the thought of her without the robe and the undergarments. Ginantihan niya ang matamis nitong ngiti. Can I take a quick shower para hindi naman ako alangan sa'yo kapag kumain na tayo? Aniya, sabay kamot sa batok. Bumungis-ngis ito, ang arte mo. Sige na nga, maligo ka muna. Kung gusto mo, doon ka na lang sa banyo na nasa kwarto ni Kuya Rico. Pambahay na yung inilagay ko sa center table, anito. Nahihiyang nagpasalamat siya rito bago bumalik sa sala at kinuha ang mga damit. Umakyat siya sa second floor at dumiretso na sa kwarto ni Rico. Ilang beses na siyang nakaakyat doon kaya alam na niya kung saan ang kwarto nito. Pagkatapos niyang mag-shower ay naginhawahan siya ng husto. Agad siyang bumaba sa kusina dahil ayaw niyang paghintayin si Ashley. Ang bilis mong maligo ha,
puna nito pagkakita sa kanya. Nagsabon ka ba? Baka nagbasa ka lang ng katawan. Nanunod yung sabi nito. Oy, nagsabon at nagshampoo ako. Amuyan pa tayo, hamon niya rito. Sabay lapit nito, inilapit niya ang ulo rito. Subalit hindi niya natantya ang pagitan nila nang ilapit nito ang mukha sa kanyang mukha. Nagsalubong ang kanilang mga labi. Pareho silang natigilan at nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa isa't isa. Nataranta siya at hindi malaman ang gagawin. Isang bahagi niya ay gustong lumayo rito, ngunit malaking bahagi niya ay gustong hapitin ito palapit sa kanya at namnamin ang halik na yon. Nang pumikit ito ay nawala ang lahat ng kanyang katinuan. His hand moved to her waist and pulled her closer. Na maglapat ang kanilang mga katawan, tinotoo niya ang halik dito. She was practically trying to imitate his kiss. He was taken aback. It seemed that it was her first kiss. Ginawa ni Peter na banayad ang halik hanggang sa maging komportable si Ashley. Nang humawak ito sa magkabilang balikat niya, ay sinubukan niyang lasapin pa ang mga labi nito. She tasted so sweet and pure. He let his tongue to feel her lips. Nang umungil ito ay napahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Kaya bahagya siyang nawala ng balanse. Napaatras ito kaya nabunggo ang silya na nasa likuran nito. That made him get back to his senses. Naramdaman niyang umakyat ang kanyang dugo hanggang sa bunbunan. Ano ang ginagawa niya? Kapatid ito ng best friend niya. Ano na lang ang sasabihin ni Rico kapag nalaman nitong hinalikan siya ng kapatid nito? Siguradong hindi lang bubog ang aabuti niya. I'm sorry, aniya. Nawala ng kulay ang mukha nito. He could swear he's so pit in her eyes when he apologized. He was getting confused. Mali ba ang sinabi niya? Masyado na yata akong nakakaabala. I'd better go. Pigil ang hiningang sabi niya. Bago pa ito makasagot ay tumalikod na siya at bumalik sa kwarto ni Rico upang isuot uli ang kanyang mga damit. Pagbaba niya sa sala ay isinuot niya ang kanyang sapatos. Pagbalik niya sa kusina ay nakatalikod na si Ashley at nakaharap sa lababo. I'm really sorry, ulit niya sa sinabi niya kanina. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. Just please lock the door and close the gate when you leave. Malamig na sabi nito na hindi siya tinitignan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin sa araw na to. Pasensya na sa istorbo. Hindi niya maintindihan kung bakit mabigat ang loob at mga paa niya nang palabas na siya ng bahay. Ngunit ang higit na hindi niya maunawaan ay ang sakit sa dibdib na hindi niya alam kung ano ang dahilan. At dito na po nagtatapos ang 6 na bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!